Anyway. So yun na, asan na yun? Yan. So ayan na nga ho, yan na ho. Ha. At least medyo familiar na ho tayo dito. Kasi kahapon no, nakaligtaan ko ito na i-discuss. So importante ho yan. At least malaman na ho natin na ganyan ho ang nangyayari sa bayan natin. No wonder ang mga baril nila ay napakalulupit din, di ba? Wayne Nunjales, that is so true. NGO, dati ako nag-work. May funding for governance sa isang projects namin, funders namin from Netherlands, Belgium. Kaya grabe nga ho eh. Alam nyo, kaya rin siguro nandyan si, ano, si Joma Sison. Eh baka kaya nandyan yan eh, siyang nakikipag-deal, hindi natin alam. Tapos eh, sabi ni ano, ni Ka Eric, ikalhati na pupunta niya sa Netherlands. Ay, maganda palang negosyo yan, parang scam ano. Sabihin, bibigay ko dito, oy, pahingin donasyon! Tapos kalhati sa'yo, lupit. Hingi ka ng donasyon sa yung mga US-US, ano, ganito. Tapos sa mga Europe, sa mga UK, hingi ang organisasyon para ipaglaban ang human rights. Para ang human rights ipaglaban, human rights. Yung pala, mga terorista na pala pinupondohan nila. Hindi, kasi ako, in fairness naman dun sa mga organisasyon, hindi nila alam. Hindi nila alam na, kaya nga ho, naalala ninyo yung mga lumads natin nagpunta sa UN to report na hoy yung mga donasyon na binibigay nyo sa NDF o dito sa CPP at PANDF eh napupunta sa mga terorista, kaya wag niyo nang ibigay. Oh, yun yung ginawa nila, kaya sila nagpunta doon, kaya galit nang galit sila. Tapos ang sabi pa nila, di ba, pati yung iba na mga vlogger na bobo din, sinasabi kaya daw nagpunta ang PCOO doon, junket. Anong pinagsasabi niyo, junket? Kaya nga nagpunta yung PCOO doon, sinamahan doon para i-report sa UN na ganito ang ginagawa ng NDF. Ganito yung donasyon nyo na pupunta sa pera ng mga NPA, sa mga armas ng NPA. Tapos sasabihin na ibang vlogger, junket, di ka lang nakasama, junket na kagad. Ingit ka kasi, lagi kang gustong sumama na mamalimus ka sa mga DDS para gabitin mo yung bahay nila, titirhan nila. Tapos pag di ka nasama, magtatampo ka, bitter ka dyan. Oh, di ba? Ganyan naman yan eh. Isipin nyo ha, ako, sabi ko nga sa inyo, isa sa mga gusto magparesign kay Mocha nun, si Yusek Badoy. Pero tama yung ginawa nila Yusek Badoy nung nagpunta sila sa Amerika noon para i-report sa UN. Hindi ko sinabi ang junket. Anong junket? Junket ka kagad. Di ka lang nasama. Masyadong ano eh. Erwin Sison, salamat po. Ay, mga naniniwala dyan. Gullible din talaga. Walang mga jutak eh. Puro kayo mga jutay kayo. Ikita mo, ang ganda ngayon nangyayari kasi ang nakita ko na yung galaw ng NTF eh, LCAC. Una, pinipigilan nila yung pondo kasi pag may pondo, halimbawa, pondo pa lang, pwede na kagad sila mag-hire ng mga maraming social media, pwede sila mag-hire, mag-sponsor ng mga posts, pwede silang kumuha ng mga trolls. Kaya nga ang daming trolls sa mga aktivista, ninyo napapansin? O nag-announce pa sila, gagawa ng mga memes. Kasi may pera sila. So para matigil tong hinayupak na CPP, NPA, NDF, eto na. Tanggalin yung kung saan ang gagaling, yung mga donasyon, okay? Pigilan yan, sabihin sa kanila, inform sa kanila, dun sa mga NGOs na yan, oy, itong binibigyan nyo, mga terorista, ano pa, in-expose nila, tumakabayan block, para talaga mawala na ito sa susunod. Kasi syempre may pondo rin yan. O may mga consultant yan. Isipin mo, may consultant, mga NPA, ano to? Tayo nagbabayad ng consultant? Ang bihirang buhay ano? O, diba? So yan yung pinipigilan na mangyari dito mga NTFL. Kaya kudos dito sa NTFL. Alam mo, mahirap labanan yan sa totoo lang. Napakahirap labanan nun ng NPA, the institution na yan. Remember, they're fighting this war for 50 years. So, tayong mga DDS, kailan lang tayo? Noong panahon lang ni Pangulong Duterte. Yung iba sa atin, di pa sinilang, dumalaban na sila sa propaganda. Isipin nyo, nakapagpatalsik sila ng isang presidente. So, hindi yan biro. So, lagi ko nga sinasabi sa inyo, wag lang ho tayo maging ano, maging yung... Oo nga, galit kami. Hindi, maging active tayo. Kung talagang galit kayo, ishare nyo. Alam mo, ito ha. Ibigyan ko kayo ng halimbawa.
Alam nyo ba na tuwing topic natin ay NPA dito sa YouTube, hindi siya namomonetize ng full? Kasi hindi naman sa ang YouTube mapa-NPA. Hindi ho ha. Kasi nasa guidelines nila, at least sila, nagbibigay sila ng dahilan. Pag about war, about violence, pag nagpapakita ako ng mga videos of violence, hindi ni minomonetize. Sabi ko nga, naku, parang ayoko na atang maging topic ang NPA. Bakit? Sayang lahat. Yung donation, yun, okay yan. Yung mga nadodonate, tuloy pa rin naman yan. Napupunta pa rin naman sa ating ano yan, sa ating channel. Wala namang problema yan. Pero yung views, yung mga nakaraang NPA nating mga video-video, wala na ho. As in, wala. Walang commercial. Yung commercial, hindi ho napupunta buong-buo. Ibig sabihin, limited lang. Kaya lang na napaisip ako, sabi ko, titigil ko na ba itong laban sa NPA para kumita naman tong YouTube natin? Alam mo yun? Alam, sabi ko, hindi eh. Kung ititigil natin to, ito na yung momentum eh. Alam mo yun? Ito na yung pagkakataon natin na yung mga tao nagigising na. Marami ng mga YouTube channel na ito na yung binibit-bit. Sina-chop-chop na nila itong video para ipresenta sa mga tao. Para malaman ng tao kung gaano kademonyo itong CPP-NPA. Ito na yun. Hayaan na natin yung walang ads itong pagkakataon na ito. Okay lang yun. Okay na yan. Ang akin lang, kahilingan ko lang sa inyo, wala na nga itong ads. Baka naman pwedeng i-share na ninyo, i-post na ninyo kung gusto nyo pan-chap-chapin. Chap-chapin nyo kung gusto nyo. Tanggalin nyo lang mga bati-bati ba? Chap-chapin ninyo, tapos i-post din ninyo. Wala akong problema dyan. Sabi ko nga sa inyo, I'm not concerned about the kita. Basta maituloy lang natin ang laban. Pero salamat sa mga nagdo-donate. Walang problema ho yun. Thank you very much. I appreciate that. Dahil doon, kaya lang ho tayo nagsusurvive. Pero kung hindi, okay lang din. Kung gusto nyo ipakalat to, okay lang din. Download nyo, upload nyo, okay lang din. Para sa bayan talaga, okay lang. Basta kumalat ang katotohanan na itong mga CPP, NPA na ito, mga demonyo ito. Okay? Yun lang sa akin. Pwede naman mag-donate via PayPal if really wanted. Oo nga, go. Go, you know. Baka ma-spam po kayo. Ano ma-spam? Huwag yung paulit-ulit. Okay. Tama. Kaya nga, pasalamatan natin at suportahan natin ang mga testimony nito mga ito nila kay Eric. Tsaka yung dami nila, yung dami nilang lumabas. Nakita mo yung babaeng lumabas kanina? Matindi ho yun. Malupit. Sabi nga na iba, ang tatalino daw ng mga nagsasalita. Kasi nga, di ba remember, hindi ka naman ispatan eh. Kunwari, pagka nire-recruit ka sa eskwelahan, kung bububo ka, yung aanga-anga ka, hindi ka ispatan, bakit hindi ka magiging leader? Parang networking nga yan eh, di ba? Sabi ko nga sa inyo, sa networking, kailangan maispatan mo yung mga leader. Kailangan magkaroon ka ng mga downline na leader para makapagbuusan ng sarili niyang network. Ganyan no, yan ang style. Wala ho masama dyan ha, hindi ko sinasabi masama ang mga networker. Pero ganyan nung sila magpadami. Kailangan maispatan mo mga matatalino para magbubuo sila ng sarili nilang team. So ganyan din ang ginawa ng NPA. Iniispatan nila yung mga matatalino sa eskwelahan. Matatalino, yung magaganda, yung may mga itsura. Para pag nag-recruit sila, mas malupitan ng rekrutan. Sa group chat nyo sa FB, share ang video para di maban. Ayan, ha. Ayun lamang po. So, ngayong araw naman ito, bago tayo magtapos, gusto ko lamang po i-share ito. Kung gusto nyo na umalis, okay lang po. Ito, gusto ko lang i-share ito bago tayo umalis, ha? Bago tayo magtapos. Alam nyo, naikwento ko nung isang araw, kung meron man akong hindi ginagawa, alam nyo, isa sa mga bagay na hindi ko ginagawa, o bihira nating magawa, o bihira natin, yung pagpupunta ka sa mga lamay tapos titingnan mo yung tao. Hindi sa natatakot ka na ano. Kasi feeling ko, ewan ko ha, nararamdaman ko pag nakakakita ako nung nasa lamay, feeling ko hindi na siya yung tao na yun. Parang ibang-iba na siya. Kaya nga 'di ba, minsan yung pinipilit natin make-upan para sabihin natin, ay parang natutulog lang siya. Pero actually kaya naman natin sinasabi yung ganun na ay parang natutulog lang siya.
is because we want to be nice doon sa mga kaanak nung patay. We just want to be polite in saying, ah, okay lang yan. Yung gusto natin silang i-comfort, parang natutulog lang siya, masaya siyang namatay, ginaganyan natin.